maliit sa'yo. Pero pagka malaki na, wala. Hindi mo na makita. Kahit nga po, minsan ay puso ng saging eh. Hindi po madali. Patayin na po natin, kaya sa gulok. Patay siya. Pag sumulpot pa yan, spray natin na pamateda mo, kundi yari siya. Baka gusto po ninyo. Good morning po sa lahat. Good morning po sa inyo. Mabiyayang araw sa lahat ng ating pong mga bagong subscriber. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po mga katribya ay pinapa-paragos. Pumo kasi itong mga katribya para po maigayak po natin sa ating pagtatanim itong pag-o darating na malakas na pag-uulan. Ito yung ating inihanda. Alisin muna po natin po yung mga baging-baging na tumisan po mga katribya po yung matagal din itong makakuha. Nakakasagabal din dito sa pagkaparagos ng ating kaibigan. Ito ay tinatawag natin na dito tawag sa amin ito tumbong aso. Pasinoria sa ibang lugar. Yan, may mga bunga eh. Yan ang matamis oh. Baka kumakain po kayo niyan eh. Masarap po ito. Dami oh. Yan ang baging ng baging ng kalamansi. Sa sobrang tigas ng lupa, di pa po umuulan eh. Yeah, grabe, tigas nitong lupa natin. Matibay rin pala sa init itong Pasinoria. Imagine ninyo, hindi umuulan eh. Buhay siya. Pati yung ampalaya-ampalayahan o yung natawag dito yung ampalayang kapa. Linisin muna natin para hindi mahirap daanan ng paragos. Ito lang mga katribya po ang marami-rami pong baging ating nililinis para patanggalan lahat ng ating mga damo. Trabaho po kasi. Ayan yung ating yung kalabaw ng ating kaibigan. After po niyan ay sa ating pong sisilaban po ang mga siit. Laki ng kalabaw oh. Yung ating magic root ayan, oh. Natagal na rin pong hindi po ito natutubigan kaya
Dahil matibay rin pala sa Tagaro itong magic fruit. Lalaki po mga katribe po yung baging. Kinukuha po natin siya, inaalis para pag preparasyon po natin sa pagtatanim malinis, walang marami po mga kalat. Ito po ay ating matuyo. Sisilaban po natin para walang masyadong mga yabat. Edo po sa ating mga kaibigan, pag po magpapatay po ng kalamansi, okay lang po ito kahit tumubo, dahil yan po i-spray rin po natin yan ng pamatay damo. Itong mga tumutubong sanga ng kalamansi, kaya mamatay na. Merong iba, pwede rin ba ikang patuloyin yung matatandang puno ng kalamansi na bagong putol. Para sa akin naman po, huwag na po ninyong patuloyin sapagkat marakasarili pong kumain ng abono yan. Compare po natin doon sa batang kalamansi. Ayan po, update na po natin kayo mga katribya. Doon po sa ating pinapatay na kalamansi. Ito, gaya nito. Ito, papatayin din natin ito. Pag na-spray ng damo yan, namatay na yan. Marami yung malalaki baging ano. Oo. Ay, dito lang naman sa gawin na yan. Diyan lang ang makapal ang baging sa gilid na eh. Mukha ng paragos oh. Eh dito po sa amin uso pa yung ganitong manual po na paragos. Kaya kukunti na lang po yung ganitong nag-araro sa amin. Mga naibenta na yung mga kalabaw, iba naman po matatandaan at namatay na. Kaya kukunti na lang sila, legend na lang po yung ating mga taga-araro.
Ito yung mga nagagamit po natin pag tayo po magpapatanim po sa pagitan nito. At ito nga nalilinis. Kasama po natin yung ating katrabaho. Si Kuya Pito, ito yung napakatagal na po ito nag-aararo. Ilang taon na po Kuya Pito nag-aararo? Tambay ko na ako. Nung pong binata pa po yata kami, ma. Dadya si Sente mga legend po ito sa pag-aararo ng ating mga bakod. Patulong pa ng tatay ng araw. Matapos ng bench kayo, araro na hinahinig po. Ayan, bibihira na po kasi mga katribya po, mayroong kalabaw rito sa amin. Kaya ilan na lang din po yung mga legend na nag-aararo. Pagka magtatanim po ng kalamansi, lalo na po magtatanim sa mga pagitan. Kaya sila po yung ating mga nasusungko. Ang dati si Epot ang karilebo niyo, tsaka si Kuan, ano? Kaya meron ba nakapagbenta na rin ng kalabaw, kaya kukunti na lang silang nagsisipag-araro po ngayon dito sa amin. Pero ganun pa man, kaya mo na po tayo mga katribya itong ating masarap na ulam sa almusal. Ang itlog, tsaka yung dahi. Balit matamlaya, main kung mapotol mo, kasi Omar. Ito mga katribya, tiklop na po ang dahon nito. Marami na ngayon mga bungi-bungi na. Namatay na at hindi ito natubigay. Yun, nalanta na. Sa sobrang init. At hindi na rin tinutubigan din ng may-ari. Ito. Patay na itong isa. Ito mga katribi, makakabawi rin ito sa pagka pumatak po ang malakas na pag-ulan. Kaso nga lang syempre, nasaktan siya. Kaya ilang buwan din po yung maaantala sa kanya. Maaaring kalahating taon bago ito makarecover. Dahil hindi po natubigan, kaya nasaktan ang ng husto yung kanyang kalamansi. Buhay po kasi mga katribya po ng kalamansi natin nasa tubig. Pagka wala tayong patubig na mapagkukunan, hindi po natin nino-offer na magtanim ng kalamansi ang isang lugar. Kaya ang una-una po ninyong hahanapin doon po sa mga magpapatanim po ng kalamansi o magpaplano nito, hanapin nyo muna-una ang tubig na pagkukunan. Dahil ang buhay po ng kalamansi mga katribya ay nasa tubig. At tapos yung pong klase ng lupa ninyo kung ito ba ay hindi po stagnant water o yung pinamamahay ng tubig. Dahil hindi naman po mabubuhay ang kalamansi pagka ang lupa ninyo ay pinamamahay ng tubig. Pero kung kagaya po nito yung bakod, ayan, hindi po ito pinamamahay ng tubig, pwede po ang kalamansi dyan. Gaya po sa aming lugar, okay na okay po ang kalamansi. Ito sa akin po natin mga katribya, papatay na rin po natin ito. Dahil kadalasan, hindi naman po tayo humaharvest ito kundi ibagkos yung mga ibang mga tulisan. Ay iba, hindi mo rin mapakinabangan pagka maliit sa'yo. Pero pagka malaki na, wala. Hindi mo na makita. Kahit nga po minsan ay puso ng saging eh. Hindi po madali. Patay na po natin kaya sa gulok. Patay siya. Pag sumulpot pa yan, i-spray natin na pamateda mo kundi iari siya. Baka gusto po ninyo ng saging. Malalaki po sana ang bunga nito eh. Kaya lang wala po tayong abutan. Pag maliliit eh sa'yo, pagka-harvestin na yun, wala na. Sasama la loob mo. Ay, para wala na sama ng loob. Patay siya. Patay siya. Makasulpot pa siya. Eto sa kabila na, bahala na sila magpatay dyan.
At least ito, inapatay na natin itong saging. Mainit-init po yung ating loso ngayon, yung pagpuputol. Dahil yan naman po ang chance po natin makapagtrabaho sa ating farm. Para po doon sa ating po mga kaibigan, ang upa po natin dito sa mga nagparagos ay 600. Ang trabaho lang naman po niya hanggang alas 9 hanggang matapos ng umaga. Kaya nakabonda rin na si kuya. Okay, okay na rin. Dahil pagka manual po natin itong lilinisin, nakoy, abutin tayo ng siyam-siyam. Kaya iba pa rin talaga magtrabaho ang kalabaw. Tsaka yung marunong. Tapos ito, malinis na. Grabe. Alas 8 pa lang mga katribya po ng umaga. E akala mo na, alas 10 na. Ganong katindi ang init. Sobra. Lalo na pagka hindi pa nauulan. Lalo na. Ito, nakalusot din ito. Damo rin yan. Siya. Di makabawas. Makabawas tayo ng trabaho mga katribya. After naman ito magsisilab naman tayo. Sa probinsya mga katribya, hindi po naman po bawal po rito yung pagsisilab ng kahoy. Lalo dito naman. Wala naman pong makakasunog. Eh ngayon sa ibang lugar bawal. Dito po kasi sa amin obligado namin sunugin dahil wala kami pagtatapunan ng mga siit basura. Kaya hilahawa natin. Ito po yung langka po mga katribya na malalaki bunga. Ngayon ay na-harvest na po yung ilan na ipamahagi na po natin sa ating itong mga kaibigan. Mga 600 po nakalamansi po ang itatanim po natin dito gaya po noong dati. Yan po yung laman po nung kalamansi natin dito na pinatay. Kaya ito, naka-standby pa. Meron pa tayong mga bagong tanim na kalamansi. Kaya sa loob ng isang taon, pag-harvestan natin, okay, isang taon po muna na yung ating pong titiisin. Magtatanim muna po tayo ng gulay sa pagitan habang lumalaki po ang kalamansi. Ayan mga katribya. Napatay na po ng uwang itong ating nyug at na nalagyan po natin kung ano pa man matindi talaga yung uwang. Ayan, nadalin mo ng uwang, yasalo talaga yung uwang talaga. Tuloy natin to. Ito yung pang isis. Takiling ang tawag po sa amin dito. Yan. Ginagamit po nung araw sa pag mag-iisis po ng des ng mga bata. Tama po itong larin nito. Paper tree. Nakakasilong din ito sa kating kalamansi.
Yan. Eh, libre yung kahoy na. Eh, nung araw ito, tagdan. Kaya lang, hindi po pwedeng gawin tagdan ito, paper tree. Madali lang masira. Karanawang ginagawang tagdan sa tirador, bayabas. O kaya yung pantakake, tawagin nila. Oh, paano po? At maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At share lang po natin sa inyo po yung ating trabaho at nakabinbin. At matatamnan natin na ng kalamansi ito pagka tayo po ay inulan na po ng malakas. So, mga farmers, ang ating pong idea po sa inyo, lilinisin muna natin po ang ating pong tataniman para na kung magkagayon ay pagdating po ng punla, tuloy-tuloy na ang ating pagtatanim at wala na pong marami pong abala. Masyat na lagi natin iisipin, tatandaan, yung pong ating lupang tataniman ay may tubig kayong pagkukunan. Pagka hindi, pagka wala, stop na po muna ang pagtatanim ng kalamansi dahil mamamatay lang po ang kalamansi ninyo, hindi rin kayo aari ng maganda at pati po puhunan ninyo ay mawawala. So mga katribe, hanggang dito na lang po muna gaya po ng dati. Ako po si Kuya Berhel Bunag. Lagi natatandaan ang karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kaimanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang tayo bukas para po sa ating panibagong vlog. Bye-bye. Grabe ang init. Kaya tayo po, pawis na pawis.